back again, guys. Once again, this is Rowena. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa YouTube channel ko, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe and click the notification button para lagi po kayo manonotify every time na meron po tayong bagong video. Yan na nga po. Since day off ko po ngayon, day off hindi pala, holiday po kasi dito, Eid. So, wala po kaming pasok. Kasi sa loob po ako ng school nagtatrabaho, kaya walang pasok ng mga estudyante. So, yun na nga po. Bakit nga ba ako nag-video ulit? Kasi gusto ko lang po sanang ipaalam sa lahat kung ano nga bang buhay meron ang mga OFW. Ang buhay po ng mga OFW, na katulad ko, proud to be OFW, is masarap na mahirap. Doon po na tayo sa masarap. Masarap kasi nakakatulong ka sa pamilya mo, at the same time naiibigay mo kahit papano kung ano yung gusto nila. Gusto nilang mabili, gusto nilang makain. Yun. Napapasaya mo sila sa simpleng padala na ibinibigay mo buwan-buwan. Yun. Na kahit papano, pag birthday nila, may handa sila. Yun. Mga nabibili nila lang ng gamit sa school. Yung mga yon, yung mga bata, o yung mga anak. Yun. Tapos, mahirap po kasi malayo tayo sa pamilya natin. At the same time, kahit papano. Sa kagaya ko po kasi hindi naman ganun kalaki yung sinasahod ko dito sa Dubai. Kasi nga, saan na lang naman po ako nagtatrabaho, sa coffee shop. Yan. Hindi po ganun kalaki ang sahod. Sa naranasan ko po dito sa loob ng 5 taon ko, maglilimang taon na po ako sa September, na nandito sa Dubai, is napakahirap po talaga. Kasi meron yung pagkasahod mo, ipapadala mo agad. Wala pang kalahating oras sa kamay mo yung sinahod mo. Is naisip mo na agad ipadala, kasi kung hindi mo siya ipapadala at nandun lang siya sa wallet mo or hawak-hawak mo pa, makakaisip ka na, kailangan ko bumili ng ganito, bibili ko ng ganito, bibili ko ng ganyan, na hindi mo naman kailangan. So be wise po, kasi yung mga hindi natin naman kailangan na sa pang-araw-araw, huwag na muna po natin bilhin. Pag naabot na po natin yung goal natin, at saka tayo bumili ng bumili. Kasi alam naman po natin na ang goal ng mga nandito sa nagtatrabaho sa ibang bansa, mga OFW, ang goal po natin lahat is maging maayos ang buhay ng ating pamilya sa Pilipinas. Di ba po? Yun. Sa akin po, sa naranasan ko po dito sa Dubai, nakakatawa kasi naranasan ko yung sa loob ng isang buwan, ang ulam ko lang is itlog, noodles, dilata, yon. Yun lang po yung inuulam ko. Kasi nga, iniisip ko, ang hirap ng buhay, ang hirap maghanap ng ibang trabaho. Kaya tayo, yan, mahalin po natin yung mga trabaho natin, kasi mahirap yung paiba-iba po ng trabaho. Lalo na sa atin, kagaya ko, na hindi naman ako nakakatapos ng pag-aaral ko. So, kung ano lang yung opportunity na dumating sa akin na trabaho na ito, kagaya sa akin, may edad na rin naman ako. Magta 33 na po ako ay 34 na po pala ako bukas. So, happy birthday to me! Yay! August 12 po, birthday ko po yun. Yan, magta 34 na po ako. So, yan. Nararanasan ko na gustuhin ko mang bumili ng gamit ko na pang sarili, na yung bang gamit ko, damit, ganyan. Hindi ako makabili. Pag naglilibot ako, iniisip ko kung bibilin ko ba to, magagamit ko ba? Pag hawak ko na siya, bibilin ko pa ba? Kasi ang ganda niya, ang ganda, ang ganda. Sabi mo, ang ganda. Pero, meron dun sa isang ano ng utak mo na, gagamitin ko ba to? Makakaalis pa ba ulit ako? Ganon. Saan ko ba ito gagamitin? Ganon. Yun ang naiisip ko sa akin, ha? Na sarili ko lang. Kasi ang hirap, ang liit ng sahod. So, hindi tayo sa sahod ng malaki, kaya hindi tayo makababili ng mga gamit, mga mamahaling gamit. Yan. Kagaya po yan, ito. Naka-bed space lang po ako. Bed space lang po yan. Sa maliit na higaan, doon na lang ako nagkakasya. Yun.
Kasi yung mga kaibigan ko at mga katrabaho ko, nasa ano po sila, nasa accommodation po sila. Meron po kaming company accommodation. Dati po nandun ako. Kaya lang, inilipat kasi ako ng ibang outlet. Sabi sa akin nung operation manager namin na, Rowena, baka pwedeng mag-live out ka na lang. Kasi nga, inilipat kita ng ibang outlet para mas malapit ka. Umayag na rin ako kasi para ano, hindi ako mahirapan sa biyahe. Kasi from Sharjah to Dubai is 1 hour yung transportation, yung oras ng ano. So instead na nakakapagpahinga ka na, nasa sasakyan ka pa. So pinayagan ko na rin na mag-live out. So mahirap mag-isa kasi wala kang kaibigan. May kaibigan ka man, yung mga ka-roommate mo, eh, hindi mo raman sila katrabaho. Yun. So mahirap sa side ko. Yun. Maraming karanasan ng mga OFW na imbis na basta kung hanggat kaya mo magtipid, magtitipid ka. Hanggat kaya mong tipirin yung sarili mo, titipirin mo para lang makapag-save ka ng pera. Para kung uuwi ka man or magbabakasyon ka, meron kang gagastusin. Kasi mahirap naman yung uuwi ka ng Pilipinas, wala ka man lang dala-dala kahit kusing na ano ba yun. Yung alam mo yung kahit na maliit man lang na makapag-outing kayo, mapakain mo yung pamilya mo sa Jollibee or sa kung saan man. Diba? Yung makapaglibot kayo. Yun yung ano eh, happiness ng mga pamilya natin sa Pilipinas once na nagbakasyon ka or umuwi ka. Masaya sila na makita ka. At the same time, masaya sila kasi makakapaglibot kayo, makakakain kayo ng sama-sama. Yun. So, yun, nakakatuwa. Nakakatuwa na nakakalungkot. Minsan nga, naranasan ko pa na pag naisip ko sila, umiiyak ako kasi nga sobrang, alam mo yun, sobrang nakakamiss yung ulam ng bahay, ulam na lutong bahay ng nanay mo. Yun. Yung mga pinagkukwentuhan ninyo. Eh dito, mahirap, makakapagkwentuhan kayo, minsan lang, madalang pa. So, yun na nga, guys. Inano ko lang sa inyo, i-share ko lang po sa inyo kung ano yung mga nararanasan ng mga OFW na katulad ko, na maliit lang yung sahod, na mahirap kumita ng pera. Mahirap. So, kung ano man po, tayo pong lahat, mahalin po natin kung ano man po yung trabaho na meron tayo. Kasi, ano yan eh, pinaghihirapan po natin yan. Huwag po tayong magwaldas ng pera. Yun. Kasi mahirap pumita ng pera ngayon. Mahirap mag-ipon. Pero anyway guys, maraming salamat po sa pakikinig sa akin. Thank you so much. And yun na po. Nagpapasalamat po talaga ako sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin. Sana po wag po kayong magsawa na manood sa mga video ko na ginawa. Yun. Yan. Ngayon, hindi ako naglalakad. Nandito ako sa bahay. Yun. Yun. Maraming salamat talaga. Keep on subscribing and love. Love lang po tayo. Magmahalan po tayong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po sa suporta. Bye-bye. See you po ulit sa susunod ng mga videos. Thank you po. Bye.